worship team natin. Hindi sa mga boring mong kanta yan eh. It's a prayer song and... Actually, may kinalaman ko yun sa pag-aaral ko natin ngayon. Yung gabi. So, kung magandang gabi sa inyong lahat. Good evening. Welcome po sa ating evening service at parang malamig na lang kung ito malamig na. Kasi hindi lang dahil ang ulan. Naantay ko yung kasi pagka pumasok ang German, naantay ko yung decoration ni Pabus. Dahil doon, hindi po na si Bulu Kito ay iba. Ito, kung Wednesday, kwento tingin natin na isa sa mga members namin magsama namin sa group, bumili na lang mga coins. Kasi dati daw mga tagdalawang libo, ano na lang, 100 pesos na lang. Okay. Maganda na lang. Pardon. Pero, alam niyo, marami tayong nangyayari ngayon sa... Pagpapukas kayo pumunta rito, may balita. Doon sa balita, another motorcycle accident na yan. Una yung bus, bumangga sa poste. May truck pala ulit. Tapos nabali yung poste. Ano ba? Parang diba yung poste? Tapos yung kabel, sumabit yung magkasawa. So, maraming mga balita. So, tayo po ay sa gitna ng mga nangyayari sa bansa natin, sa balita. Medyo titignan mo na parang yun din. At kung ginalaman na yung lahat ng ito, of course, kailangan mali. Kanina po grabe yung NBR. Kami mag-asawa, pati ang family na bumunta doon sa St. George na na-invite kami. I was talking with this one of their pioneer po sa church nila. At yung isang pioneer na magandang tatay, he's almost 88 years old. At ang pag-ingin sa kanya ay isang tatay din na namatay na last year, Tatay Panoy, 95 years old naman. At si Tatay Panoy may kwento na nung nandun sila sa Cavite, somewhere sa Cavite, nagpupuntahan pa daw sila ni Master Geruino. No? Parang nakapag-contact pa lang ng Bible study. At kung grabe, lawak ka rin nung influence ng nakabot ng ministry natin. Of course, ministry yun na pinagkagawa lang kayo, namanan na lang natin. At sa gitna ng mga nangyari, ganun din yung church nila na yun, pinuntahan namin kanina, ay apat na pastor, iba't ibang nag-handle, na-split, nagkaroon ng problema. Alam mo yun, yung mga nangyayari, hindi ko in-explain. Ba't nangyayari? Bakit gano'n? Pero sa biyaya ng Panginoon, mabot na rin sila ng halos 18 years. At tuloyin sa Panginoon at nagpapatuloy sila. Bata rin yung pastor na nakasama namin, Pastor Eros, sa isang seminar. And then, nakilala namin na invite tayo. So ngayon gabi, alam kong handa na tayong makinig sa salita ng Panginoon. Amen? Pwede na po ba tayo? Okay, at bago po ang lahat na mayroon kasi ako this, I will just open in prayer. Father, we thank you for this evening, Lord. Tunay nga, sabi sa awit namin kinanta, your name is beautiful, Lord. Not just a word to describe you, but Lord, hayaan nyo na sa buhay namin yung kagandahan yung makita. Na hindi kami makontento lang na sinasabi lang namin ito. Pero Lord, or inaawit namin ito, yung makita sa paraan ng aming pamumuhay, yung pagandahan mo. Pero bago ang lahat, Lord, kaya akong makita namin yung condition ng puso namin. Lalo na ngayong gabi. Alam kong may mensahe ka gusto niyo papunta sa amin ngayong gabi. And this is what you're saying to me, Lord, kamuha sa week, Lord, itong mga nagdadaang mga panahon, araw, at linggo na kung saan. Alam ko, Panginoon, may mga bagay minsan sa buhay namin na pag inalaw namin, Lord,
At pwede kaming maluwala sa focus, pwede kaming manghihina sa pananampalataya. But Lord, if you recognize, Lord, na kailangan namin lumapit sa iyo at humingi ng katakasan sa presensya ng mundo. At patuloy na pangawakan ng mga pangako. Gaya ng aming patuloy na gagawin ngayon gabi, ikilalaan namin ng maalalaan at bilang gagawin ang hawakan ng hindi pangumay. Iyon po ang magandang tuwa sa kanilang mundo. Lord, those who are watching us, Lord, live sa video stream, hiyan mo yung pagpapala ko sa kanila. Gawain mo ito. At the same time, Lord, sa mga taong parayan, hindi pa nila nagagawa ang isang kalakayan ng kanilang buong puso at buong buhay. Kilalaan mo ako kung nila kayo sa pangalan ni Jesus. So before tayo magtuloy sa ating pag-aaral, ikwento ko lang po muna sa inyo nung time nung ako po ay first year dito sa Bible School. Naalala ko yung tatay ko, ay bumili na sasakyan yung truck. Yung truck siya binili. Kapanahon na parang yun yung M150. Tapos parang yun ang katulong, parang ang pangalan na niya, L150. Yung detect truck siya, L. So ganun din yung likod niya, parang pick up. Tapos yung harap, may aircon naman din. Actually, papadal-dabal yun sa probinsya para sa park. Pero hindi natuloy yun kasi pinakarabas ko sa ano. Nung nagkaroon tayo ng camp doon, kung ewan, naalala niyo yun, tapos nasira yung tulay, nasama ko sa Pastor Bobby noon, naalala ko. Sabi ko, naalala mo yung time na yun. Sinugod namin yung ano, yung rumakagas ang sapa. Sabi ko, L-150 naman ko eh, kaya na yun. Walang problema yan. And guess what? Pagdating namin sa gitna, malalim pala, halang pumasok na yung tubig sa loob ng truck. Tumiling kami. At sa awa ng Diyos, nahata kami ito palabas, nadala dito sa church. Nagulat niya ako, wonder pa eh. Pero pupukak-pukak na yung tambucho. Dumating kami dito sa church, takbo lang namin siguro mga 20, hindi ko ako wala pa kaya itong 20 kayo yung ano eh. 20 kilometer miles per hour. Hindi nga ganun. Babata, pagpapagalan, primera lang, pagpapit kami, hirap na hirap. Kasi nga, napasuma na tubig yung makina. And then, nandito pa doon si Tatay Harder, inayos niya. Para siyang nagpagligtas ko. Pinabukasan kung dumating yung tatay ko galit na galit. Gusto kong, bakit sinugod mo sa tubig? Gusto kong palipitin yun. Gawa yung truck eh. Nagawa na rin Tatay Harder. Naayos niya. At kung alam nyo pa nangyari to, at pinakamatinding nangyari to, yung ginagamit ko yung truck, madalas ako natitiray ka na lang. Bakit? Walang gasolina. Ginagawa ko yung madalas. Kasi parang sinasabi ko, kahit yung sign nato na sa MT, lagi ko sinasabi, kaya pa yan. Kasama ko si Pastor Dennis, nag-aaral kami ng young people. Kaya pa yan, bro. Wala yan. Nagsis ko maling lang yan. Hindi totoo yung gains na yan. Hanggang sa tumitir kami. Naalala ko, malapit na kami tumirik. Pinag-pray pa namin ni Pastor Dennis. Ito lang si Pastor Dennis, sumama rin sa prayer. Pero natin, dumami yung gasolina. Lord, kung paano pinadami yung tinapay at isda. Please, Lord. Narami mo yung gasolina. Okay? So, ano nangyari? Ano pa rin? Ano nangyari? Kahit i-claim mo, walang mangyari. Titirin at titirin ka. Alam na napansin ko doon. So, nangyari yun. Kahit anong empty na pala yung gas at kahit anong buhaw na ng truck na yun, yung sasakyan din na drive ko, kung di siya pupunta sa gasoline tank, at gasoline station, para kumuhaan siya ng gasolina, eh, mananatiling empty pa rin yung ang gas ang sasakyan. At itiwi ka rin kami. Nangyari mo, nangyari mo sa'yo, Kedilis. Yung gano'n. Ang pala nga na gumagawa niyo. So, alam niyo nangyari, ito yung gusto kong tingnan natin. Kasi tayo mga mananampalataya, titingnan natin. Ganun din dapat tayo sa Panginoon. Ikaw at ako, may mga time sa buhay natin, alam mo, tuyo-tuyo ka na, dry ka na, and at minananatili ka pa rin ganyan. Yes, umaatid ka ng church, maybe you do your religious ritual, binabasa mo Bible mo, you still pray, pero parang merong season, of course, alam ni Lord, season na yun, pero kailangan may gawin ka doon eh. Season ng spiritual dryness sa buhay mo, then ako masada, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Dapat kilalaan natin yun. Ako kinikilala ko pa rin yun as open doors for me to use that season para lalo tayong dapat lumapit sa Panginoon. Alam niyo ba, parang tubig lang din yan.
COVID. So, si Kuya, dahil ang pangalan nito, hindi nagbili sa akin nito. Kaya Jane, hindi na siya kapag kay Jane. Kaya Jane, yan, napit ka rin pa kay Jane. Total, ikaw naman na nagdala ng COVID. Si Kuya JB, yan. Ano pa yung gawin na sa akin? Tapos ka ng problem. Huwag na, huwag mo na ba? Wala po. Ako lang. So, papahinamay ko siya na. Sinasip ko pa na ang mga ang pinang bukos mo rin. Ano, ano, kamusta ang pakiramdam? Ayos naman po. Ano yung explain mo? Ngayon ang ilong ka, kumpara ka nila na? Medyo, ano po, medyo hindi na masyado pero yung ilong ka. Ang kanina naman mo yung ilong mo, may ilong may tubig ko. Okay. So may gagawin tayo. Ay, nakahin mo siya. Sarap, mag-isip ka pa nalito. Hindi ako. Obey your first. Next, meron siyang gagawin na yun. This time po, parang ilong beses ka nag-zip, dalawang beses. Zip ka pa ulit, dalawang beses. Isa pa yun? Dabihan mo, dabihan mo. May nainom ka? Apo. Bakit yung walang nalito? Kasi hindi nakalagay yung straw. Dalaman ni Jimmy. Hindi nakalagay yung straw sa butet bottle na may lamang tubig. At the same time, kung titignan natin, ikaw at ako, may mga times sa buhay natin, nakala natin umiinom ka, pero umiinom ka sa wala. Ano ba nangyayari yun? Sa Isaiah, mayroon tayong verse ko basahin mo na, although hindi pa ito yung main text natin. I will ask Ate Annie to flash this verse on the screen. Isaiah chapter 29 verse 8. Sino sa inyo rito yung naranasan nyo ng malaginip? Kung nananaginip ka, may handaan. Na-experience nila yun, nananaginip ko may handaan. Tapos doon sa handaan, kumakain ka. Tapos napansin mo, ba't mong ginakain mo, walang lasa. Tapos nagising ka rin para panaginip ka. Nagyari sa akin yun, grabe, madaming beses na. Sino hindi yung naranasan yun? Lasa mo ngayon. So, dalawa lang kami ni Ate, ang mga patay mo. Sino ba? Sino ba? Di ba nangyayari yun? Na nananaginip ka na, kumakain ka sa masarap na kainan, buffet, sa piyesta o ano. Tapos nakapagtaka, kasaya-saya na kumakain ka yung lecho, ng fried chicken, ng kare-kare, ng steak. Tapos kung masasabi mo lang lasa, yung pala, panaginip lang pala. Sabi ng verse, tinan mo, sabi ng verse 29:8. And when a hungry man dreams, he eating, and awakes with his hunger, ano sabi doon? He's not satisfied. Or when a thirsty man dreams, he is dreaming and awakes faint. Ano sabi doon? With his thirst not quenched. So shall the multitudes of the nation be that fight against Mount Zion. So pinapakita dito, dinidescribe dito sa verse na ito. Okay, tingnan natin yung hunger and thirst ng isang tao. At alam nyo ba, naniniwala ako, ikaw at ako, dinisign tayo ng Panginoon, we are wired. No? Wired by our Maker. Alright? Winard tayo for thirst. Alam nyo ba yun? Alam nyo ba yung katawan natin ay 8% water? Tama po? So, totoo lang, titingnan natin, apart from brains, yung bones, at yung organs natin, tayo ay lumalahan na water balloon. Kasi 80% water, di ba? So, kung tingnan natin, kung hindi kayo inom ng tubig, ano sa tingin mong mangyari? Ano sa tingin mo mangyari? Sabi kanina ni Brother JB, nanunuyo nila lang muna niya. No? Of course, nagtatry mo. And then, ano pang pwede mangyari? Pwede maging saniyo na sakit ng ulo mo? Manghina ka? Okay? And then, all of a sudden, yung wala ka sa sarili kasi isip mo, hindi ka makapag-isip ng maayos. And then, all of a sudden, pati yung mga vital organs mo, nanghihina na. Nahimin yung vital organs mo sa loob. Parang natutuyo na. Hanggang sa ma-dehydrate ka at maging serious ng sa health mo. So we're talking about physical thirst ng tao, di ba? Eh pero paano naman kung dineprive natin, listen, kung dineprive natin yung soul natin of spiritual water, ano sa tingin mo kayang pwede mangyari? The same thing. Ang mangyayari naman ito, ikaw at ako, ito yung magiging experience mo. Meron kang tinatawag na uncontrolled temper. Andiyan yung parang medya nag-worry ka. Andiyan yung parang guilt and fear na experience mo. Yes, tao tayo, pero yun ang nangibabaw. Hopelessness.
anxiety, resentment, yun yung mga nagiging warning signs mo na yung puso mo pala ay dehydrated. Titignan natin, gusto ba ng Panginoon yun? Di ba hindi? Hindi gusto ng Panginoon na ikaw ang yung puso mo dehydrated. Hindi gusto ng Panginoon na ma-experience mo. At dapat, I mean, magpatuloy ka sa ganun. Of course, di natin madedenay common sa tao na ma-experience mo yun. Pero anong gagawin mo doon sa mga warning signs na nakikita mo pag yung puso mo dehydrated, kapag yung soul mo ibang well ang iniinom, at hindi ka talaga, hindi nakikwens talaga yung thirst mo. So I entitled this message is Live Refreshed. Live Refreshed. Gusto natin ma-refresh. Ako gusto ko ma-refresh. So tanging sa presence ng Lord, ikaw at ako, ma-refresh. Alright? Pagtitingnan natin sa Old Testament, there are several passages like Nehemiah 9:15. Tingnan natin yung ate Andy. Nehemiah 9:15, then we'll jump to 20. Mapapansin natin yung mga verses na to. Sabi ng verses na to, Nehemiah 9:15, "And their hunger you gave them bread from heaven, and in their thirst you brought them water from the rock. You told them to go in and take possession of the land, and have sworn with uplifted hand to give them." And then in verse 20, we also read this verse. Sabi dito, "You gave your good spirit to instruct them. You did not withhold your..." Ano sabi? Ano ba yung mana? Matindi ito. Mas matindi ito sa bread speaks, no? Sarado sa ano? Bread talks. Pareho lang yun. Mamumusap. Mas masarap ito. What is this? Si Deso, di ba? So yung mana daw sa mga mouth nila, and you gave them water for their thirst. Imagine ito mga Israelita, nung papunta sila sa promised land, pre-provide lahat ni Lord yun para marating nila yung kailangan nilang puntahan. And yet, 40 years pa rin sila nasa wilderness. You know why? After all, God is their providence. Binigay ng Panginoon, they provide everything na kailangan nila. Pero anong nangyari? Umiinom pa rin sila. Listen, umiinom pa rin sila sa maling Lord. Wow. After all, titingnan natin Isaiah 41:17. Yun din yung sinasabi. Sabi ng verse, "The poor and needy search for water, but there is none. Their tongues and hearts with thirst. But I, the Lord, sabi ko, will answer them. I, the God of Israel, will not forsake them." Tingnan mo kung gaano kabuti ang Panginoon para i-provide lahat ng physical needs nila. Every time they call sa Panginoon upon for their relief, di ba? Na-provide lahat ng Panginoon yan. Hindi na dehydrate yung bodies nila dahil even kahit sabihin natin lumalakad man sila sa desierto o ano man yung layo ng kanilang journey, hindi hinitulog na lang Panginoon na sila ay ma-dehydrate. If they long for water, pinuray yun ang Panginoon, sinuplay lahat yun. Pero titingnan natin, hindi lang naman yun ang gusto i-provide ng Panginoon. Gusto i-provide ng Panginoon sa kanila na siya lamang ang makakapag-quench ng thirst ng kanilang mga kaluluwa, ng kanilang mga puso. And I believe tonight, ikaw at ako, may mga ganun times tayo sa buhay natin. Madali ko kong mairita. Kasi ako, ayun naman ako eh, sa bahay namin. Si Mrs. Kong Holy Spirit, oh, madali ko mairita. Hindi naman ganun. Sa kanya kasi gawin, "Oy! Pastor Paul Chase!" And then I was thinking, oh man, Lord, baka naman dry na ako. Nagiging indicator yun sa amin. And then I evaluate myself, ask myself, especially, paano ko i-deal yung mga anak ko? Paano ko sila, am I going to raise them? Kasi kung sa sarili ko lang, papalpak ako. Pero kung makita natin dito, ang nais pala ng Panginoon sa'yo at sa akin, ay lumapit sa kanya. Now we go to our main text, Psalms 107. We'll read it from verse 1 up to verse 9. Yeah. So, salita tayo magbabasa ngayon. Alright, church? So, basahin ko yung verse 1, kayo magbabasa ng verse 2. Then sa verse 9, altogether, basahin natin. Sabi rin ng verse, "Give thanks to the Lord, for He is good.
His love endures forever. Verse 2. Verse 3. Those gathered from the land, from east and west, from north and south. Verse 5. They were hungry and thirsty, and their lives have ended away. Verse 7. He led them by a straight way to a city where they could settle. Verse 8. And in verse 9, let's read all together. For he satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. Makikita natin napakaganda ng sinabi ng pangako ng Panginoon patungkol dito sa binasa natin mga verses. Dahil pinapakita lang nito that only Jesus is in our church. Si Jesus lang talaga. Jesus is the source of everything we need. At all we need to do is to call, for us to call to Him. Kasi tinatawag din niya tayo eh. Totoo niya, tinatawag din niya tayo. He's calling us and urging us to come. Kung titignan natin yung verse na binasa natin kanina sa Psalms 107, sino natin ito probably after na ang Judah at gano'n po captivity. Naging exile sila ng Babylon and at the same time sila ay papalit muli sa land ng Palestine. Kung titignan nyo, karuktong-tong ng verse kung saan tumatawag sila sa Panginoon sa Psalms 106 verse 47, sabi ng verse doon, umiiyak sila, tumatawag sila ng Panginoon, Lord, save us! Gather us from among the nations. So kung titignan natin, kapatid niya itong verse na ito kung saan tumatawag sila sa Panginoon at nakita natin sila, mga wanderers sila. Sabi niyo, wanderers. Or they're wandering. No? Parang may hinahanap sila, no? Makikita natin yung sa chapter ng verse na yun, yung poetic na sinulat na yun, nahahati sa apat, pero yung binasa natin, yun sila ay napakita mga wanderers. And then all of a sudden, ito ang Panginoon sumagot at pinakita niya kung gano'n siya kabuti pa rin sa mga tao umiinom sa maling balon. So mga tao, pinipili nila yung gusto nila, puhaw sila, pinoprovide ni Lord yung kailangan nila para sabihin sa kanila, anak, ano yung totoong kailangan nila, hindi lang naman ito pinoprovide ko, pero ako mismo yung may kakayahan para magbigay ng tunay na kakasapatan sa iyo. Hindi nila nakita yun. So paano natin gagawin yun? Sabi po rito sa pinaka-point natin muna dito bago tayo magpunta sa pinaka-main point natin. Dapat makita natin pa yun. Can we read that all together at the beginning? Unless we are drinking deeply from the well of God's supply, our hearts are dehydrated, dry, depleted, and weak. O nga naman, saan ba umiinom? Kamusta yung puso mo yan? Kamusta yung kondisyon ng kaluluwa mo? Minsan ang tao, gaya ng mga millennials nila, pinupunuan ng mga bagay na akala nila, pag nakuha nila yung gusto nila, binili nila yung gusto nila bilhin, marating nila yung gusto nila puntahan, yes, magiging masaya sila, mapupuntahan. Ano yun, di ba? May mga kilala ko pagka makuha nila yung sweldo nila. Magpupunta sila sa ipot ibang lugar. Wala ko sinasabi ng masama. Pero kung doon lang umiikot ang buhay mo, kahit maging masaya ka sa mga lugar na pinuntahan mo at meron kang mga picture as remembrance na i-post mo sa Facebook, marami ng like. Pero again, the real issue here, kamusta yung puso mo? Nasatisfied ba? Nasatisfied ba? Eh, hindi natin sinasabing masama yung gawin nyo yung kumasyal kayo, bumili ka na nito. Pero ang tanong ko rin sa inyo mga kapatid, yung nilolong ng soul mo, is it really, na-quench ko talaga? Kung baka umiinom ka sa malilaw. Anong kailangan natin gawin pag nandun tayo sa stage na yun? Pag nandun tayo sa ganyang situation, tingnan natin muli yung verse 1 and 3 ng verse na pinasa natin kayo sa Psalms. Sabi doon sa verse binasa natin sa Psalms, give thanks to the Lord for His good, His love endures forever. Sabi ng verse 2, let the redeemed of the Lord say this. Or sa ibang verse, let the redeemed of the Lord say so. Those you redeem, oh, yan, those you redeem from the land or the hand of his enemy. Sabi sa verse 3, and gather out of the lands from east and west,
from west, from north, and from the south. Ano yung pinapakita nito? Principle sa Old Testament, pero sa New Testament, ano pinapakita sa atin nito? Kung mapapansin nyo, very familiar yung verse na yun, na ganun na ganun din exactly yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kung paano niya tayo pumusin, ikaw at ako. Sa lugar na kung saan tayo noon na kaaway tayo noon, nasa putik tayo ng kasalanan, alipin tayo ng kaaway, alipin tayo ng kasalanan, ang buhay natin tumatakbo, walang direksyon, ligaw tayo, naliligaw tayo, at ang saglot doon, dyan, importing ko pa, nagtatayin ng diablo. Sinasabi ng verse eh. Ang ako pa sa atin, inubos tayo ng Panginoon dahil sa ginawa ng Jesus. So, ano pwede natin makita doon? Kung nagustuhan natin makita, tingnan natin yung principle na yun. The first, acknowledge the work of Christ on the cross. When was the last time na nung tumigil mo muna, inalala mo, pinasalamatan mo ang Panginoon dahil sa ginawa niya sa Diyos. Kaya ka nandiyan dyan ngayon sa kinalangin mo. Kasi buti pa yung ibang bagay, na-enjoy mo, buti pa yung hobbies mo, yung ano man yung passion mo, driven ka doon. And I'm saying na mali yun, pero kung yun lang ang, again, doon ka lang umiinom, parang may kulang. Pero dapat, kinalangin mo patuloy, teka, Lord, lahat naman na ito, bonus na lang kasi talagang blessing ko kung na yung ginawa mo lahat sa cross ng Calvary. Kasi dito ko nasuntuhan, yung tunay kong identity, ngayon na anak ko na ako. Hindi mo lang ako pinatawad sa atraso ko, ha? Kasi yung mapapawad sa atraso ko, talagang bagay din. Pero ginawa mo pa akong anak. Pinalaya mo ako sa kasalanan. Ginawa mo akong tagapagmana. Binigyan mo ako ng privilege mo paglingkuran ka bilang anak. Kung kikilalanin mo lahat yun, yung privileges natin, yung identity mo, kung sino kasama ka nun, pinag-aaralan natin yan sa 1 Peter chapter 2, diba? We are a chosen nation, peculiar people, a holy nation. Lahat ng yun, kung yun ay kikilalanin at ipahumuhay mo lang, lahat yun, Lord, ginawa mo yun sa cross. Dahil dyan sa ginawa mo, yung pag-alala mo yun, pag-acknowledge mo yun, isang malaking enjoyment na yun dapat sa'yo sa akin. Hindi pwede ikumpara sa anumang bagay na ino-offer ng mundo. Amen? Kasi yung ginawa ng Panginoon sa 1 Peter chapter 2, verse 24, yun yung ginawa ng ating Panginoon. Naging kasalanan siya para sa atin, para ano, para pumusin ka niya, para i-redeem ka niya. Kinanaan yung verse din natin. 1 Peter chapter 2, verse 24. Sabi ito, who himself bore our, what? Sins. In his own body on the tree that we have died to sin, might live, what, for what? For righteousness, by whose stripes you were healed. Diba sa atin dito ngayon gabi, alam kong may mga kailangan ma-heal sa buhay mo. Not just physical sickness, but more so of your spiritual sickness. You know what? At pwede na yun. Ma-attain na natin yung bakit dahil sa ginawa ng Panginoon sa Diyos. Hindi siya parang sana maayos ang tubay mo. Sana ma- yung nilolong ng heart ko. Sana yung context sa buhay ko, ano bang resentment ko sa buhay niya, iniisip ko parang posibleng na maayos. Pero ginawa na ng Panginoon eh. Tinapos mo yun. So pati yun, kaya na ma-restore. Pero ang tanong, kinikilala ko ba yun? Pwede ko ba lumapit sa amin? So yun yung katotohanan ko dun sa pag-acknowledge natin sa ginawa ng Panginoon. Kasi yung katotohanan ko niyan, mga kapatid, ano bang mga bagay na dumarating sa buhay natin kung ikukumpara sa ginawa niya, wala tayong pwede itapat doon. At tanging yung ginawa lang ni Kristo na naging dayan kung bakit tayo kayo sa biyaya niya, naririto kayo, makakapakinig na salita niya, nakakalapit sa turon ng biyaya niya. At pangalawa, pwede tayo makainom sa presensya. Sabi ko sa next verse, at next point natin, receive the energy His presence. Kasi minsan, mapagod ka, yes, physically, kailangan mong kaya nga, kailangan mong recharge, pero ito ang nakapagod eh. Yung mapagod ng kalimba mo. Yung punong-puno ka ng problema, sabi mga kanina, ano yung senyales pang dehydrated niya heart mo? Hindi ka makatulog. Hindi ko naman naisip yung crush mo. Hindi ka makatulog dahil ito, makaisip mo sa problema. Hindi ko bukas, sana hindi ko matigil meron. Tumatik sa video, wala.
Ipuli na yung kuryente mo, yung tubig mo, lahat na linda ka na sa'yo. Yung pala, teka, sabi ng Panginoon sa atin, halika nga na, progress ka na sa amin. Talakas kita. Diba? Mabasahin natin yung verse 5 to 9. Tingnan niya natin yung Psalms 107, verse 5 to 9. Sabi ng verse 2, hungry and thirst, their soul fainted in them. So nakita natin, is kami na nakukuwakot na umutot sila. They cried out to the Lord in their trouble, and He delivered them out of their distress. Ano po sa katabi mo ngayon? Stress ka ba? Ano ginagawa mo pag stress ka? Ako, pastor, ang ginagawa ko, stress reliever ko, ano yun, ha? Nagjajanin ako, sama kayo kay Kuya Julius, nagmumotor kami malayo, lumaraton. Nakabili na ako. Pagpapayagin ako ng isis. Tapos, ano ba? Madami tayo pwede yung stress reliever, di ba? Pero walang masigit na kahit magtanggal yung stress mo, wala kang baka may presensya ni Lord. Amen? Habang lang sa kanya, nabit sa kanya. Yun lang hinihingi ko sa'yo. When was the last time na huli, nabasa mo yung puso mo sa Panginoon at sinabi, Lord, ikaw lang naman talaga kailangan ko. Ako na pagkuda mo. Ito po yung na-experience ko. Ako na pagkuda mo, Lord. At kayo lang yung makapag-long ng thirst and hunger ko. Sabi dun sa verse kuli natin, sabi sa verse 7, and He led them forth by the right way, and they might go to a city for a dwelling place. So, hindi din ang Panginoon. Binigyan sila ng strength na this time. Bakit? Kasi verse 8, sabi ng Panginoon ng verse, O that men would give thanks at pasalamat sila sa Panginoon, sa kabutihan ng Panginoon, and for His wonderful works for the children of men. Verse 9, sabi doon sa verse 9, For He satisfies the longing soul and fills the hungry soul with goodness. So, sino lang ba pwede makapagbigay nun? Hindi yung pera mo. Hindi yung bagay na gusto mong makuha. Gusto mong marating. Bonus na lang yun. Kung bigay sa'yo ng Panginoon, pagkalawag sa'yo. Pinaghirapan mo man yan. Bonus na lang yun. Pero ano dahilan? Ba't hindi nalaw yun? Para yun, bumuli ka ulit sa tunay na inuman mo. Sa kainin, sa presensya niya. Para bumuli ka rin sa tunay na makapag-satisfy ng longing mo. Yung iba sa atin dito, natutuwa ko na very disciplined ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Marami meron pang Bible reading, meron pang schedule. One year plan, bago kabasahin yung Bible. Pastor, pinakausap ko, 5 times ko na nabasa yung Bible, over to over. Sa taon pa rin yan. 5 times na nabasa. Pinagabili ko. Siguro may ganun pang kasing kayo pa rin. Yan ako, nagulat ako. Ang ginagawa, alam ko, nag-iPad. Dahil mag-aaral ko na na. Nakatakot ko sa ano pala. Nagbabasa ng Revelation. Si Bibol. Ano yung ano, daddy? Mataas na yata yung brand niya. So, ano yung spelling? I-A-M-P. Ako yung spell ko. S-T-A-N-T. Yamstan. 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 Ang bensa pa na, patuma. Ito, and the Yamstan. Lamstan niya na lang eh. Lamstan. Dabi ko, apat na yung matapos, hindi mo pa na alam. Lamstan. Agulat ako nung binabasa na hanggang chapter 17 siya. Kasi narinig niya ata sa mga kasama nila ng mga barkada nila dito, yung rapture, yung ganyan. Malapit na yung balikatan. So bago daw magkaroon ng balikatan, at least alam na nila. Nabasa na nila sa Revelation. So yun po. Eh, iba sa age, may bata yun, hanggang chapter 17 siya, nababasa na siya ng Revelation. Iba sa inyo dito, kaya magbasa ng prayer. You know what? Kung ang pagbasa mo naman ng salita ng Panginoon just to stimulate your intellect or to satisfy your yung mag-inform ka lang, wala rin eh. Hindi rin. Hindi rin. When was the last time na nagbasa ka ng salita ng Panginoon? Pakipagdayalan mo sa Panginoon. At habang binabasa mo yung salita ng Panginoon, hinihilalan mo yung pangako niya. At habang binabasa mo yung sinasabay mo ng panalangin, Lord, ito yung sabi mo sa akin. Tulungan mo akong baguhin yung sarili mo. Lord, ito yung sinasabi mo sa akin pangako. Tulungan mo akong magtiwala ko sa'yo. Dapat tingnan natin po yung mga bagay na yun. And I believe, sabi rin sa John 7, verse 37 and 38, sabi ko ni Jesus, kasi mayroong festival na nangyari. Practice ko ng mga Jew. Ito yung muling araw na festival niya. At kung saan yung mga tao, nag-celebrate,
Nagsasaya pero mali yung kanilang silip. Ano yun? Nilolong. Happenings lang. At sumigaw ang Panginoon, sabi niya, dito sa verse na to, Jesus stood and cried out. Sumigaw siya. Kasi hingay. Alam niyo yung verse na to na sinabi cried out? Sumigaw siya, he shouted. Similar to sa mga tao, humingi ng tulong sa Panginoon. Sumigaw sila, humingi ng tulong sa Panginoon. Nung nalunod si Peter, sumigaw siya, Lord, help me! Same yun, same subject yun. Ganun din yung intense nun. Sumigaw ang ating Panginoon. At sabi niya, can you read that phrase? Sabi doon, ready, begin? If? Yan, pero hindi kanya kanina. Inuha niya yung attention ng mga tao. Sabi niya, if anyone is thirst, come to me! Kasi siya rin yung mga kapagpigay mo. Yung mga tao nagsiselebrate. Nagkakatuwaan sila. Pero alam ng Panginoon, tinitingnan niya isa-isa yung mga mata ng tao. Bahaw sila yung puso nila. Dehydrated. Pag nagsama-sama tayo dito, pili natin okay tayo. Pero paano kung ikaw na lang mag-isa? Kamusta ka? Kamusta yung heart condition? Hindi kilala ko ba na siya rin yung mga pag-satisfy ng Lord in your heart? O pag may bagay na nangyari sa buhay mo, parang talagang napagyok mo, ano yun yung minsan, halimbawa, nangyari sa bagay na marahil nawalan ka ng isang bagay, okay? Nalagyan ka ng pera, sira ka ng gamit na gusto mo, o duyak mo, di ba? Pero gano'n ka rin parumiyak para sabihin mo, Lord, please, basahin mo yung puso ko. I'm longing for your presence. Puho ako. Gusto ko yung presence mo. Bigyan po ako ng energy na magawa ko ito. Kailangan ko gawin. Pero basta last time ginawa mo. Pero sa ibang bagay, nagagawa ko. Diba? Pag lalala kung may sakit ka. Lord, please help me. Nakaroon ang ipin ko. Bulok na yung ipin mo. Di pinamunod eh. Diba? Kasi sinisi mo si Lord. Dahil masakit na. Pagod ka naman sa karayon. Diba yun? Injections. So, ready ba tayong tanggapin yung energy na binibigay yung presence niya? I pray and I hope yun ang maging desire natin. And last word, natin yung sabi nito. Hindi lang natin acknowledge and work the Christ across, you receive yung energy ng presence niya, but we need to reaffirm. I-reaffirm natin yung lordship niya sa buhay niya. Basahin natin yung verse 9. Ito sabi sa verse 9 kanina. Ng Samson 107, siya lang yung makapag-satisfy ng longing ng soul. Siya lang yung makapag-puno o makapag-feel ng gutom mo, ng nagugutom mong kaluluwa with goodness. So, ano pinapakita ng verse dito sa atin? Dahil siya lang, pinakanta natin yun, di ba? Sa Tagalog, si Cristo ay sapat. So, pag siya lang yung nakasapat sa'yo, siya lang yung nakapag-satisfy sa'yo, siya lang yung makapag-quench ng verse at nakapag-feel ng hunger mo. Ano mangyari? Ano pinapakita doon? Hindi siya lang yung Lord. Siya lang dapat yung Lord ng buhay mo. Siya lang yung hari ng buhay mo at hindi mo pwede ikumpara sa iyo. Same din sa Psalms 22. Tingnan natin yung Psalms 22 verse 26. The poor shall eat and be satisfied. Those who seek Him will praise the Lord. Let your heart live forever. All the ends of the world shall remember and turn to the Lord. And all the families of the nation shall worship before you. Pero pa sa atin, kinilala nila, Lord, ikaw yan, nagbigay, nagpuno, nagsatisfy sa amin. Verse 27, all the ends, apete, ha? And the kingdom of the Lord, sabi nito, for the kingdom is the Lord's, and He rules over, listen, and He rules over the ito ang tanong ko sa inyo. Nasa ba yung kingdom ni Lord? Nasa po yung kingdom ni Lord? Nasa? Kumbaraan ka? Tama. Diba? Kingdom, sino yung king? Jesus is our ruler, tayo yung rulis, disciples. Yung kingdom is yung realm. At yung rules, yung word of God. So, titingnan natin yung kingdom tayo ngayon na tinutukoy. Of course, alam natin sa sinabi sa Bible, heaven, and at the same time, ano ba yun, tama ba yun? Ang mangyari dito sa earth. Pero may isang kingdom na din-describe sa Bible, hindi ito patungkol sa location at lugar.
kundi kung saan yung kalooban ng Panginoon nagagalak. At ang kaharian ng Panginoon, kung ikaw ay mananampalataya, nandiyan sa buhay. Amen? At dyan yung kingdom eh. And then, bakit ganyan ang buhay natin? Bakit alunan ka pa rin? Bakit nangyari pa rin ito? Ang mga bagay na, na dapat yan na ipinagtanggumpayan mo na. Kasi bakit hindi mo nire-report, teka, Lord na pala siya ng buhay ko. Sabi ng verse kanina, for the kingdom is the Lord's and He rules over. So, parang harin, He rules and reigns. Kung sa buhay mo natin, nag-rule and reign ang Panginoon? O nag-rule and reign pa rin ikaw pa rin? I wonder, bakit ka dry? Bakit ka umuwaw? Bakit kahit anong minum mo? Patulad ng minuman ng Brother JP kanina, umiinom siya sa store. Ando naman siya sa tubig, pero hindi kaya na masyadong sa tubig. Kahit anong sip-sip mo, hindi makipag-sipos. So, ang tanong ko po ito sa ating ngayon, ikaw at ako ba, kinikilala ba natin yun? Hindi-re-approve ba natin yung Lordship eh? Si Lord kasi, Lord pa rin siya, kahit hindi mo kailan natin Lord siya, siya pa rin yung Lord of all. Pero ikaw, na anak niya, dapat kilalanin mo yun as a citizen of this kingdom, na mag-rule the Lord sa buhay. Sabi ko rin ko sa last natin na punto, sabi ko nga binanggit ko ito kanina. Jesus is the source of everything. Everything we need. Listen, He calls everyone, urging them to come. Kung babasahin natin yung Revelation 22:17, meron pa sa ibang tutisan. Revelation 22:17. Ayaw po tayo. Ayaw po tayo. Basahin niya natin yung verse. Ready? Let's read this last verse. Sabi ng verse. And the Spirit and the Bride says, come. And let him who here says, come. And let him who thirsts, come. Whoever desires, let him take the water of life freely. Grabe. Ang masarap sa Panginoon, isasatisfy niya yung longing ng soul mo, libre pa, walang bayan. Iba sa atin, willing kang gumastos, willing kang magbuhos ng effort, ng lakas, lahat gagawin mo, pero up to now, kuha ko pa rin. Ito sa Panginoon, libre, lumapit ka lang. Kinalanin mo yung ginawa niya sa krus. Humingi ka ng kalakasan sa presensya niya. At kinalanin mo yung Lordship niya sa buhay. Yan ba itong pinili mo sino lang nalapit? Hindi. Invitation niya para sa lahat. Kamusta yung heart condition? Dehydrated ba? Dehydrated ba? Kasi ako nung mga nakarama, linggo, yung mga araw, sinitsip ko. Kahit sabihin mo, nagpapasahan na ng Bible, nagpipray ka, pero kung may mga times, hindi mo talaga binibuhos yun. Yung oras na yun, para maging intentional yung iyong relasyon sa Panginoon. Kasi yun naman talaga yung mahalaga sa kanya, di ba? Yun ang mahalaga sa atin dapat, yung relationship natin sa Panginoon. Hindi mo ginagawa yung bagay na yun just to meet your religious obligation. Ginagawa mo yun dahil mahal mo siya. Dahil mahal ka niya, meron kayong relasyon, kailangan natin i-cultivate yung relationship na to at kailangan natin uminom. Listen, di lang minsan, kundi madalas, often. Madalas tayo dapat lumapit sa presensya ng Panginoon at kilalanin natin buhaw tayo lagi. Dahil siya lang talaga ang makakapag-satisfy sa atin. Father, we thank you, God, for allowing us to see, Lord. To see ourselves, Lord, that without you, we can do nothing. To see ourselves, Lord, na kung sa sariling paraan namin, sa sarili namin, kagustuhan, kung paano kami masasatisfy, eh walang katapusan yun. Nasa amin yung shot na yun para gawin yun. Walang mangyayari. Brother, dapat kilalanin namin na ipuhaw at pagkagutog namin, Lord, sa aming mga kaluluwa, kayo lang po ang makapagpunod. So I pray, Lord, God, bukas sa harap mo ni mga kapatid mo ito, papasok sila, tatrabaho yung iba, sa negosyo, yung iba mag-aaral, or even, Lord, sa loob lang ng tahanan, minsan napapagod ka, nagugulo ka dahil sa problema, sa conflict,
ilang buwan na lang sa-celebrate na namin yung seasons for the family. Pero totoo niya, minsan yung iba sa amin dito, iniiwasan yung panahon na yun dahil nalulungkot ka, nakikita mo yung family, nakikita namin yung family namin, nagkakapatapatok. Nakikita namin yung family namin para imposible na maayos, mabuo. Nakikita namin yung member ng family namin, malayo kami sa isa't isa. At apektahan naman kami, at ganoon din yung sitwasyon namin, buhok na buhok kami, dehydrated kami, nangihina kami sa kaluluwa namin, sa puso namin. And you see our hearts, Lord, at sinasabi, anak, lumapit ka sa akin. Anak, ako lang yung makapagpuro sa'yo. Anak, ibigay mo sa akin yan. Umanap ka lang ang pahingaan sa akin. Anak, hindi mo makikita ko pa yung paan dyan. Halika, lumapit ka ako, lumigay sa'yo. Anak, kung may sakit ka, hindi lang to physical sickness. Spiritually, I sense, I see you. Anak, na kailangan mo bumalik sa akin. At pagkaranasan natin yung lahat ng pag-uri, lahat ng pasasalamat, at pagkilala sa kabutihan niya, ibibigay natin sa Panginoon. Hindi lang salita, hindi lang sa pag-awit, kundi sa pagbubuhay natin. I challenge you tonight. Kamusta yung heart condition? Dehydrated ba? May mga warning signals na ba na binibig sinasabi sa'yo? Ang kailangan mong minum. Dapat natin kayo minum. I invite you to come as the Holy Spirit, as our Holy Spirit right now. Move in our midst. Father, we love you, we thank you, in Jesus' name we pray.